Bakunawa. Tulad ng mga kalapit na bansa sa Asya, may konsepto rin ng dambuhalang ahas o dragon ang mga sinaunang Filipino. Ito ang bakunawa o laho. Inilalarawan ito bilang isang higanteng sawa na nakatira sa dagat. May pakpak, pulahang dila at bungangang sinlaki ng lawa. Iniuugnay ang bakunawa sa eclipse sapagkat may kakayahan daw itong lumamo ng buwan. Ayon sa mga mito, ang laho ang may sala kung bakit nag-iisa na lang ngayon ang buwan sa langit. Pito raw talaga ang nilikhang buwan ni Bathala upang maging tanglaw sa mundo pagsapit ng gabi. Ngunit nilamon ng bakunawa ang anim dahil sa labis na pagkahumaling sa liwanag ng mga ito. Upang pigilan ang laho sa tuluyang paglulon sa natitirang buwan, itinataboy ito ng mga sinaunang Pilipino sa pamamagitan ng paglikha ng ingay. Ito ang dahilan kung bakit laho ang tawag ng mga sinaunang Tagalog sa eclipse. Ngunit hindi ito tumutukoy sa simpleng paglaho o pagkawala ng buwan. Bagkus, inilalarawan nito ang mismong pagkain ng laho o bakunawa sa buwan. Gaya ng matatagpuan sa mga tala ni Francisco de San Antonio sa Bokabularo Tagalog, 1620. Kinain ng laho ang buwan. Masakit ang paglamon ng laho sa buwan. Inaluwa ng laho ang buwan. At linamon pala ng laho ang buwan, kaya nangamariling. Ganito rin ang paglalarawan ng mga sinaunang Bisaya sa eclipse, gamit naman ang bakunawa. Matatagpuan halimbawa sa mga tala ni Alonso de Mentrida, hinggil sa bokabularyo ng mga Bisaya, ang binakunawahan ang bulan. Dahil takot ang mga sinaunang Pilipino sa tuluyang paglalaho ng liwanag, nagsilbing tagapaghimatong ng kasamaan at ng kabutihan ang bakunawa. Kasamaan dahil panandalian nitong pinagdidilim o binabantaang magdilim ang paligid. At kabutihan sapagkat muling nagbabalik ang liwanag pagkatapos ng ilang sandaling pagkawala nito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!